Hi guys, good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Dito na naman tayo, makiuso sa video-video. Dati-rati walang ganito video-video. Ngayon, sobrang ng high-tech ang mundo ngayon eh. Kaya makiuso tayo, siguro let's makiuso. Kaya ituloy natin yung pag-pack ng sabon na may mga pangalan para sa mga kapitbahay, kaibigan, mga kamag-anak na malalapit sa bahay. Ito, matagal ko na itong ginagawa na nagbibigay talaga ako ng sabon tuwing pakargo. Mayroon talaga ang mga kapitbahay, kaibigan, kamag-anak. Pero dati-rati is dalawang sabon lang. Isang Dove at saka isang Palmolive. Pero ngayon, ang gagawin ko is dadagdagan ko siya ng isang toothpaste. Isang toothpaste idagdag ko. Kaya, itong toothpaste na ito, malaki din siya, 120 ml to siya. Malaki din. Kaya, tatlo sa isang pamilya, tatlong bagay ang maibigay ko sa kanila. Dalawang sabon, saka ito, dalawang toothpaste. Kaya, ito na ang itsura niya. Naka-masking tape na ito. Ito. Tapos, lalagyan ko lang siya ng label dito. Pangalan ng bibigyan para yung pamangkin ko doon sa Pinas maibigay sa tama na tao, tamang pamilya. Kaya, hindi lang ito ngayon ko lang ginagawa para sabihin na, nag-video-video, yabang-yabang. Diba, ganun naman yung ibang tao. Hindi mo mapiplis ang ibang tao, diba? Pero, natotoo lang matagal ko na itong ginagawa at alam ng mga kapitbahay namin. Hindi ito para sabihin lang na ano, kunwari, video-video para may maibigay. Hindi. Matagal ko na talaga itong ginagawa. Na tuwing pakargo ko, mayroon talaga sa mga kapitbahay kamag-anak na malapit sa bahay at mga kaibigan ko. Pero ngayon, high-tech na siya kasi nag-improve. Kasi may ano na siya, additional na toothpaste. Kaya, hindi na tayo mag-toothpaste ng sanga ng bayabas. Kasi mahal na to ngayon, lalo na ngayon sa atin, ang mamahal na ng mga bilihin. Diyos ko po, parang ang hirap na ng buhay sa atin. Pahirap ng pahirap, di ba? Kaya, kahit papaano, matutuwa na sila dito sa sabon. Di ba? Kaya, minsan, magbigay tayo o magbigay tayo sa kapwa natin, magpasalamat man sila o hindi, ma-appreciate man nila o hindi, sila naman din yun ang magdadala doon, di ba guys? At saka ginusto mong magbigay, di ba? So huwag ka nang maghangad pa ng kapalit na galing sa kanila, kasi ginusto mo ang isang bagay, mag-share ka ng blessing, kasi yan naman ang gusto ng Panginoon eh. Binigyan kanya ng blessing, obserbahan ka niya, titingnan ka niya, kung marunong ka ba mag-share sa blessing na ibinibigay niya sa'yo. Kung marunong ka bang mag-share sa blessing sa kapwa mo. Diba? Ganun yun eh. Kahit sa Biblia, sa Quran, sa Islam, andoon yun eh, nakasulat yun. Kaya, magbigay ka, ginusto mo, huwag ka nang maghangad ng kapalit na anuman. Kung magpasalamat man sila o hindi, nasa kanila na rin yun. Diba guys? So, ito yung mga ginagawa ko na tuwing pakargo ko, last 4 months, nagpakargo din ako. May mga sabon din. At saka ito guys, mag-apat na siya na kahon na puro sabon na may mga label na sabon at saka toothpaste. May mga label na, parang madali na lang ibigay. Kaya, dito tayo magtuloy-tuloy sa ituloy natin to, tapusin natin to kasi ang dami kong kalat dito sa kwarto ni Hamudi talaga, as in mayroon pa dito sa ilalim ng ano higaan sa bed, dami pa doon. Kaya, hindi pa ako tapos, kaya tapusin ko ito at ilagay ko sa ano LBC box parang maipakargo namin bago kami umuwi para maibigay pagdating doon, 'di ba? So,
share-share naman tayo pag may kunting blessing na sa tingin natin sobra-sobra naman para sa atin. Huwag tayong maramot sa kapwa. Di ba? Para matutuwa naman ang Panginoon. Kasi nag-o-observe siya kung marunong ka bang mag-share sa blessing na ibinibigay niya siya, na ibinigay niya sa iyo. Di ba? Kaya tapusin ko na tong video-video ko kasi nakigaya lang ako. Kaya ituloy ko ito sa pag-ano, parang mailigpit ko na. O di ba? Maano din, matrabaho din. Kasi magli-label ka pa, mag-skin tape ka pa. Tapos ilagay mo sa box, tapos ilagay mo naman sa LBC box. Ginagawa ko siyang ganito parang hindi mayupi-yupi yung mga box ng sabon. Kasi pag dito, nang nakahon-kahon sila, pag ilagay mo na siya sa kahon na cargo, pagbukas, hindi sira-sira yung mga ano, sabon. Yung box ng sabon. Kaya, ito yung naging ano ko, napag-isipan kung ganituhin ko siya. At saka, madali lang. Diba? So, ginawa ko tong idea na to parang maano yung mga gamit sa loob ng box. Hindi ganong masisira. Bibili pa ako ng asukal. Yung asukal dito na 10 kilo, ano lang siya, 20 dirhams. 20 dirhams na sa, ano lang siya, 200 mahigit. Tapos dyan, magkano na sa Pinas? Yung 1 kilo nga, ano lang, ano na, 100 dirhams na. Yung 10 kilo, 20 dirhams, ang mumura, di ba? So, bibili pa ako ng sugar, at least, ano, magagamit talaga sa atin yung sugar. Oh, di ba? Tapos dagdagan ko pa tong mga sabon kasi pag-uwi doon, minsan may pupunta, may maiabot ka kahit papaano, di ba? Kaysa wala. At hindi rin natin masabi na ay wala, pasensya na kasi ganito ganon. Walang maniniwala sa atin, guys, sa totoo lang. Real talk lang tayo. Walang maniniwala sa iyo kasi abroad nga eh. Di ba? Kaya, sabon-sabon lang muna tayo. Siguro, pag, ano na, pag naka-harvest sa munting, ano, palayan, mamigay din tayo ng bigas. So, hanggang dito na lang tayo, mga ka-berks, mga ka-gorlets, babus. God bless sa ating lahat.